dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Hello mga ka-YouTube! Si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges at mga personal vlogs na pwede ninyong panoodin aside from listening sa ating Papa Dudut stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! Dear Papa Dudut, isa pong magandang araw sa inyong lahat sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong programa. Kahit sino yata ang mapagtanungan ko, kahit saang lugar ay kilala ka na, Papa Dudut, dahil sa mga programa mo sa YouTube at sa radyo. Kaya naman isang karangalan kung isa po ako sa mga mapipili ninyong itampok. Nais ko pong itago ang tunay kong pagkatao para maprotektahan ang personal kong buhay at mga taong nakapalibot sa akin. Kaya naman sa palayaw kong Jelay, nyo na lamang po ako tawagin. Maging ang mga karakter sa kwento kong ito ay binago ko din ang pangalan. Kaya Jelay dahil yan din ang bansag sa akin ng aking ina, kahit noong bata pa lamang ako. Nakatira po ako sa Manila. Sa physical na aspeto ay marami po ang nagsasabi sa akin na maganda raw po ako. Salamat naman kung ganon. Kaya naman hindi ko sinasayang ang beauty ko. Naging laman din ako ng ilan sa mga gimikan dito sa Maynila. Lalo na kung may problema ako. Isang lasing na Jelay ang makikita mo noon sa isang bar sa Quezon City. Sa pagtingala ko sa bubong ng comfort room ay kita ko kung paano umikot ang buong paligid. Lasing na talaga ako at hinang-hina na ako sa pagkakalasing ko. Gusto kong tumayo pero sa tuwing gagawin ko yon ay masusuka naman ako. At babagsak lamang sa harap ng puno ng sukang inidoro. Mas lalo pang nagpahilo sa akin ang ingay na manggagaling sa bukasarang pintuan ng CR. Hirap na hirap ang itsura ko noon. Mabuti na lamang at walang ibang nakakita sa akin dahil sa naila ko na ang cubicle ko. Narinig ko pa ang ingay ng mga babaeng nag-uusap sa harapan ng salamin. Mga ingay na nagdudulot pa sa akin ng sakit ng ulo. Sinubukan ko pang tumingin sa wall clock na tanaw ko mula sa maliit na kuwang sa taas ng pintuan ng cubicle. Pasado alas 11:30 na pala. Saka ko maaalala na solo nga pala akong pumunta sa bar na ito dahil tinakasan ko ang mga kasama ko sa kabilang bar. Kanina lang ay masaya pa akong nakikipagkwentuhan at asaran sa mga kaibigan kong babae sa kabilang bar. Pasado alas 9:30 yon. Pero umalis pa rin ako dahil sa nakita kong hindi ko nagustuhan. Madilim na madilim sa bar. Pero malinaw kong nakita si Jerry. At sa tuwing tatama sa kanya ang ilaw ng bar, ay mas lalo ko siyang namumukhaan. Nakikipaghalikan siya sa ibang babae, ang demonyo kong boyfriend. Ang kapal ng mukha niya, samantalang sa huling usapan namin sa cellphone ay masama daw ang pakiramdam niya at magpapahinga na, kaya hindi siya pwedeng sumama sa akin. Ang sakit-sakit sa pakiramdam, Papa Dudut, na ikaw pa ang makakadiskubre na ang boyfriend mo ay niloloko ka pala. Kailangan kong tulungan ang sarili ko noon, Papa Dudut. Nakakahiya naman sa mga tao kung maglalakad ako na paggewang-gewang. Kung magta-text ako sa mga kasama ko kanina ay malabo na yung mangyari dahil lobat na rin ako. Sinubo kong tumayo at humarap na ng salamin at kita ko na pulang-pula na ang buong mukha ko. Doon ko din naalala na naka 5 o 6 na bote yata ako ng alak
na hindi ko pa sanay inumin. Ganun talaga kapag masama ang loob mo. Iiwas ka sa mga kakilala mo at magdadrama hanggang sa malasing sa lugar na walang nakakakilala sa'yo. Kailangan ko maghilamos para mahimasmasan. Kailangan ko pa kasing lumakad ng diretsyo at wala dapat makahalata na naging problemadong lasinggera na ako. Sa wakas, nakatayo na rin ako. Nakatayo na ako ng tuwid kahit na nahihilo, palabas ng bar. Pero bago pa ako tuluyang makalabas ay doon ko naman naramdaman ang pagbaliktad ng sikmura ko. Dali-dali akong tumakbo noon palabas ng bar hanggang sa sumuka muli sa harap ng isang nakaparadang sasakyan. Parang lalabas ang sikmura ko noon, Papa Dudut. Hindi ko ramdam ang sakit na ginawa ni Jerry sa panluloko niya sa akin. Pero ang hirap naman ang pakiramdam ko sa kalasingan ang pumalit. Sa pagkakayo ko noon ay pinilit kong tumayo ng matuwid. Sumandal pa ako sa kotse sa harapan ko para lamang makatayo. Pero para akong dahan-dahang nalalanta sa tuwing susubok akong tumayo. Hanggang sa bumukas na ang pintuan ng kotse na nakaparada sa harapan ko. Laking gulat ko na may tao pala sa kotse at kitang-kita ko kung paano siya nagmamadaling lumabas sa loob ng kanyang sasakyan para lapitan ako. Sa paglapit niya sa akin ay kita ko din ang maamong mukha niya. Matangkad siya at gwapo. Prinsipe ko na nga ba siya? Not to the rescue. Agara niya akong inalalayan, Papa Dudut. At isang tingin ko pa sa kanya ay hindi ko alam kung siya ba si Zian Lim o si Steven Silva ang nakikita ko. Gwapo siya at mistiso. Kita ko din na nag-aalala siya sa akin habang dahan-dahan niya akong inupo. Miss, okay ka lang ba? Sabi ng binatang tumulong sa akin. Salamat, siguro okay lang ako. Nahihiyang sagot ko naman sa kanya. Lasing ka na at hindi ka dapat nag-iisa sa ganitong oras. Ang sabi niya ulit habang napatingin siya sa suot niyang relos. O sige, saan ka ba? Mabuti pa ihatid na kita, miss. Hindi ko talaga alam, Papa Dudut, pero wala akong naging pagtutol sa kanya sa lahat ng mga sinabi niya at gusto niyang mangyari. Siguro dahil na rin sa amo ng kanyang itsura. Ang ginawa ko ay pumayag akong sumakay sa kotse niya nang wala ng ibang salita pa. Basta ang natatandaan ko ay hindi ko na kayang umuwi ng mag-isa. At kailangan ko ng isang taong magmamalasakit para iuwi ako. Sa pagsakay din niya sa kotse niya matapos niya akong alalayang makaupo sa passenger seat ay tinapik pa niya ako sa braso ko para gisingin. Saan kita iyahatid, miss? Pero bago pa ako makasagot sa tanong niya, tumingin na lamang ako sa kanya at tumirik na ang mga mata ko dahil sa hilo, sabay tulog ng mahimbing. Sa pagmulat muli ng aking mga mata ay alam kong nakayakap ako ng mahigpit sa prinsipe ko. Madilim pa noon sa loob ng kwarto habang nilapag niya ako ng dahan-dahan. Doon ko din biglang naalala si Jerry sa ginawa niyang panluloko sa akin. Nakainom ako noon at malakas ang loob ko bago pa ako maibaba sa higaan ay niyakap ko pa ang prinsipe ko at humalik sa mga labi niya. Damang-dama ko ang kakaibang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko noon, Papa Dudut. Ang sarap sa pakiramdam ang paglapat ng labi niya sa mga labi ko. Gwapo siya at hindi ko na may pagkakailan na type ko siya. At gusto ko na may mangyari sa amin ang sandaling yon. Mabuti na lamang at gumanti naman siya sa halik at hinayaan niya akong gawin sa kanya ang mga gusto kong gawin din niya sa akin. Ako ang fire starter, Papa Dudut, ng maalab na tagpo sa pagitan namin ng prinsipe ko. At hindi ko yon pinagsisisihan sapagkat kakaibang saya din ang naramdaman ko. Parang ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya kahit na hindi ko siya kilala. Total stranger siya kung tutuusin pero ginusto ko siyang makasama. Alam ko na marami sa mga nakikinig ang mandidiri sa akin o maiinis. Pero iba ang pakiramdam ko noon. Malungkot at naghahanap ng comfort kahit pa sa taong hindi ko kilala.
Basta ang alam ko lang ay magaan ang loob ko at sa isang gwapong lalaking tumulong sa akin yon. Sinag mula sa kuwang ng pintuan ng kwarto ang sumilaw at gumising sa akin. Naaamoy ko pa ang bango ng nilulutong almusal ng misteryosong lalaki na nakasama ko. Inayos ko na ang sarili ko at sa pagtingin ko, sa paligid ay kita ko na maayos at maganda ang loob ng unit niya. Moderno ang kagamitan at mukhang may kaya siya. Actually, itsura pa lamang niya at sa kotse niya ay alam ko na may kaya na siya sa simula pa lamang. Ang mas nakakabilib pa sa kanya, mag-aalas 6 pa lamang ng umaga yon pero gising na siya para maghanda ng almusal. Lumapit ako sa kanya sa kusina. Nakakahiyaman pero kinapalang ko na ang mukha ko. Total ay nangyari na at isa pa ay mukha talaga siyang mabait. Alam mo yung amoy baby ang itsura niya? Sa paglapit ko sa kanya ay ngiti agad ang nihanda kong salubong at ganon din naman siya sa akin. O gising ka na pala. You want some coffee, water or milk? Sa tingin ko ay mas kailangan mo ng maraming tubig. Lasing na lasing ka kagabi. Nagugutom ka na ba? Mahabang sabi niya habang tuwid at nakatingin lang sa akin. Para bang meron siyang mga pinapaalala sa mga tingin niya sa akin. By the way, I'm Jason. Sabi niyang nakangiti. Sabay din noon ang paglalahad niya ng kamay niya para formal na makipagkilala. Jelay, nice meeting you. Okay lang ba na nandito ako? Baka may kasama ka sa unit mo. It's okay. Meron akong hinandang breakfast para sa ating dalawa. Maaga ka din palang gumising. Ang sabi niya. Oo naman. Maaga kasi ang schedule ko sa work kaya kahit Sabado, maaga pa rin ako nagigising. Let's eat, ang sabi pa niya. Naging masarap at maganda ang almusal naming yon ni Jason. Nakakatuwang malaman na dahil sa mag-isa lamang siyang nakatira sa unit niya, ay wala na rin siyang naging choice kundi ang matutong magluto. Sa simpleng fried egg at tosino ay sarap na sarap na ako noon sa luto niya. Lalo pang nagpasarap sa breakfast ang kulitan at kwentuhan naming dalawa. Dentist si Jason at maswerte siyang binigyan ng regalong clinic ng parents niya na nasa States. Halos lahat daw ng relatives niya ay nasa Amerika. Maliban na lamang sa kanya at sa ate niya na isa namang doktor. Bagamat hindi namin direktang napag-usapan ang nangyari sa amin, alam ko papadudot na hindi doon nagtatapos ang ugnayan naming dalawa. Napag-usapan na rin namin ang paglabas naming muli ng magkasama. Sa kanya na rin ako noon, nagtanghalian at siya din ang nagatid sa akin sa bahay ko. Alam ko noon papadudot na hindi ko na kailangan pang magsenti pa sa ginawa sa akin ni Jerry. All I have to do is to get rid of him. Ayaw ko na sa lalaking babaero na sinungalin pa. At kung ayaw niyang makipaghiwalay ay aaminin ko sa kanya na nakipagdo ako sa iba. Baka sakali ay ma-turn off na lamang siya at magalit siya sa sarili niya sa ginawa niya sa aking panluloko. Kung kaya niya, ay kaya ko din. Naging madrama na at mas skandalo ang nangyaring paghihiwalay naming dalawa ni Jerry. Sinundan pa niya ako sa loob ng isang fast food sa Farmers Cubao at nakakahiya ang ginawa niyang pag-iiyak sa harap ng madaming tao. Kaya nag-walk out na lamang ako at diretsyong sakay sa taxi. Inis na inis ako noon papadudot sa kanya. Ang kapal na mukha niyang tumanggi sa kasalanan niya. Habang nag-aapoy ako noon sa galit sa loob ng taxi, isang text message ang natanggap ko mula kay Jason. Jelay, hope hindi ka busy ngayon. Oo naman, why? Agad na reply ko sa kanya. Labas tayo. Sunduin kita. Sa simpleng mensaheng yon ni Jason ay naramdaman ko kagad ang kakaibang excitement. Para siyang gamot na pampakalma sa akin. Ibig sabihin ba nito ay in love na ako sa kanya? Sa gimmick namin yon ni Jason ay naging masaya muli ako. He's very smart.
at talagang madami akong natutunan sa kanya. Sa sosyal na lugar pa niya ako dinala noon. Kaya naman, talagang bagong experience muli yon para sa akin. Lahat ay okay na sana ng gabing yon. Hanggang sa isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Nag-post ako ng status sa Facebook at Twitter kasama ng picture naming dalawa ni Jason. Habang magkasama kami ni Jason ay isang text ang nareceive ko mula kay Jerry. Puro mura ang text niya sa akin. Kaya daw pala ako nagmamadaling tumakas sa pag-uusap naming dalawa ay dahil sa atat na akong makipag-date sa ibang lalaki. Agad ay inerase ko ang post ko noon, Papa Dudut. Kailangan kong maprotektahan si Jason laban kay Jerry. Masyadong bata kung umasta si Jerry. At alam kong hindi niya tatantanan si Jason kung matrace niya ito. Ayaw ko nang mabulyaso pa ang magandang relasyong nabubuo sa aming dalawa ni Jason. Dahil sa panggugulong pwedeng gawin sa amin ni Jerry. Bagamat puro mura na at sunod-sunod na text ang natanggap ko noon mula kay Jerry, ay hindi ko pa rin pwedeng ipahalata kay Jason na may problema at nababad trip na ako. Kaya naman nag-off na ako ng cellphone. Gusto kong maging panatag ang loob ko noon, Papa Dudut. Kaya naman matapos ang dinner namin sa resto bar na yon, ako na mismo ang nag-iya na lumipat kami sa ibang lugar. Sa pagmamaneho ni Jason noon ay eksaktong napadaan kami sa isang gusali sa Quezon City. Nakangiti pa niyang tinuro sa akin ang building at clinic niya sa ibaba noon. Tingnan mo, Jelayo, dyan ako nagtatrabaho. Nakikita mo yung pangalan sa ilalim ng signage, di ba? Masayang sabi pa niya. Oo, pangalan mo nga. Mas lalo akong napabilib kay Jason noon. Hindi lang sa gwapo at mabait siya kundi isa siyang disenteng tao na may magandang trabaho. Sana ay maging kami na. Sana itong paglabas-labas namin ay senyales na gusto rin niya ako at seryoso siya sa akin. Sapagkat tanungin lang niya ako kung mahal ko siya, ay isisigaw ko pa sa kanya ang sagot ko na oo, mahal din kita. Mula nang malaman ko kung saan ang clinic ni Jason ay ako na mismo nakaisip ng maraming paraan para mas lalo niya akong magustuhan. Lahat na yata ng mga kaibigan ko at kamag-anak ay sa kanya ko na pinalipat para sa pagkukonsulta sa ipin. May barkada pa ako noon na nilibre ko ng pang-cleaning para lang may dahilan ako na sumama rin sa kanya sa pagpapalinis ng ipin niya. Pupunta tayo ngayon sa dentist, hindi ba birthday mo sa Monday? Dahil dyan, eto ang regalo ko sa iyo. Ipapalinis ko ang ipin mo sa kilalang dentist ko. Mahaba pero masayang sabi ko kay Esme, isa sa mga barkada ko na magbe-birthday na. Nakakainis ka naman, Jelay. Parang sinasabi mo naman na mabawang hininga ko at kailangan ko na magpalinis ng bibig. Seryosong sagot naman ni Esme. Friendship, sorry na. Hindi naman sa ganun. Alam mo kasi, meron akong dinidate ngayon, dentist, at 3 days na rin kaming hindi nagkikita. Eh, namimiss ko na siya eh. Kaya ako nang gagawa ng paraan para makita ko uli siya. Ang sabi ko pa sa kanya. Ah, at ako ang ikakasangkapan mo na dahilan para you have the legit reason sa pakikipagkita mo sa kanya? Oo, I like him and I miss him. Eh, bakit di na lang ikaw magpalinis sa kanya ng ipin? Hello, alam mo namang nagugustuhan ko yung tao tapos nangangako sa harap niya para ipabungkal ko lahat ng dumi ng bibig ko sa kanya? Nakakahiya, kaya ikaw na lang ang ililibre ko para makilala mo na rin ang soon-to-be boyfriend ko. Ang sabi ko pa kay Esme. Eto ha, umaming ka sa akin. Siya bang dahilan kung bakit bigla mong brinig si Jerry? May mali siyang pagtatanong niya sa akin noon. Hindi, si Jerry ang nagsimula ng lahat. Aaminin ko na nakita ko siya sa bar na may kahalikang iba. At dahil doon, nagpapasalamat na rin ako dahil that's the reason why kung bakit ko nakilala si Jason. Oh, hala, sige na. Eh, na-curious naman ako sa Jason na yan. Let's see kung gwapo nga yan at kung papasa nga yan sa akin. Halos mapalundag ako noon sa tuwa, Papa Dudut, sapagkat matapos ang 3 araw naming hindi pagkikita ay may dahilan ako para makita ko siyang muli.
Maari ko na rin siyang ipakilala sa barkada ko at marinig ang pwede niyang sabihin tungkol sa kagwapuhan ni Jason. Kahit pa alam ko na ang sasabihin niya na gwapo nga at bet niya si Jason ko. Naging madali ang paghahanap ko doon sa clinic ni Jason. Talagang tinandaan ko kasi kung saan yon nakalocate. Dahil na rin nga sa kagustuhan kong makabalik doon para dalawin si Jason. May dala pa ako noong merienda para sa kanya. Sa pagpasok ko pa lamang sa loob ng clinic ay makikita mo na ang kakaibang ambience ng lugar. Malinis at maayos ang buong paligid. Sa paglapit ko sa front desk ng clinic ay nakangiting sumalubong sa akin ang isang babae na nagpakilala. Ayon sa kanya ay assistant siya ni Doc Jason. Welcome to our clinic. Ma'am, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? May record na po ba kayo dito? Ang sabi pa ng babae. First time namin dito, siya ang pasyente for cleaning. Kaibigan ko si Jason. Nakangiti ko pang sabi sa kanya. Bading ba ang nag-decorate nitong place? Ang ganda ha, girl na girl ang clinic ninyo. Sabad naman ang kaibigan ko. Hindi po, si Doc Jason lang po lahat ng umayos ng mga nakikita ninyo. Nakasmile na sagot naman ang babae sa desk. Siniko ko naman ang mahina si Esme noon para tumahimik. Tatawagan ko na po si Doc Jason kung pwedeng ready na po siya. Sa paglabas ni Jason para tignan kung sino ang susunod niyang kliyente, nakita ko sa kanya at naramdaman ko ang pagkagulat. Oh, Jelay, ikaw pala. Sinamahan ko lang yung kaibigan ko. Nalaman ko kasing naghahanap siya ng clinic for cleaning. Kaya sabi ko, sa'yo nang lumapit para madalaw na rin kita. Ang ganda ng clinic mo, very clean and organized. Hi Doc, madalas kang ikwento sa akin ni Jelay. Sabad naman ni Esme. Namula ko noon nang narinig kong tinukso pa ako ni Esme. Mabuti na lamang at hindi nagbago ang pagkakangiti ni Jason. Naging maayos naman ang lahat sa loob ng clinic. Nakita kong masaya ding lumabas si Esme at parang close na silang dalawa ni Jason. Ganon si Esme. Kukulitin niya at kakausapin talaga ang mga taong gusto niya. Kaya alam ko na boto siya kay Jason. Sa paglabas namin ng clinic ni Jason ay walang kakabog-kabog na sinabi agad ni Esme na talkative si Doc ha. I like him. Hindi ko na ginawa pang ikwento kay Esme ang marami pang detalye kay Jason. Hinayaan ko na lang siyang magkwento ng magkwento, Papa Dudut. Masaya ako na nakita kong muli si Jason. Hindi siya nagbabago. Guwapo pa rin siya at talagang mula noong sandaling yon. Sigurado na ako sa nararamdaman ko na mahal ko si Doc Jason. Paglabas ko sa clinic at makasakay ng taxi ay naging maingay talaga si Esme sa pagkukwento tungkol sa masayang pakikipagkilala niya kay Jason. Mabait daw at guwapo si Jason at tanging pangit na komento lang niya kay Jason ay ang pagiging madaldal nito. Nang biglang tumunog ang cellphone ko. Excited pa ako noong tignan kung sino ang nag-text sa akin, Papa Dudut. At tulad ng aking inaasahan ay isang text message na nagmula kay Jason ang nakita ko. Agarang ko itong binuksan at ayon sa text niya, "Nice seeing you, Esme." Napangiti agad ako nang mabasa ko ito. Pero may kasunod palang mensahe sa pag-scroll ko sa baba. "Next time, text ka naman sa akin kung pupunta ka. Hindi ko kasi gusto yung sinosurpresa ako." Hindi ko alam kung sisimangot ba ako o magpapatay mali siya sa mga nabasa kong message galing kay Jason. Hindi ko siya maintindihan. Para kasing hindi pa niya kinatuwa na bigla ko siyang pinuntahan. Basta ang tanging gusto ko lang naman noon ay surpresahin siya pero ayaw pala niya ng ganon. Mula nang mabasa ko ito ay naging mas lalong tahimik na ako noon sa buong biyahe. Na pinagtaka naman ni Esme. "O friend, eh bakit na bigla ka naman yatang natahimik? Hindi ba dapat masaya ka kasi nakita mo na si Papa Jason mo?" "Basta, may naalala lang ako eh." Mabilis ko namang sagot kay Esme. "Si Jerry no, nakita lang kitang may binasang text, sumimangot ka na. I'm sure si Jerry ang nag-text sa'yo.
kaya nabago ng mood mo. Mahabang sagot at pagtatanong sa akin ni Esme. Ang sagot ko naman, oo si Jerry, nag-text, nakikipagbalikan. Sa katotohanan, hindi talaga si Jerry ang nag-text sa akin kundi si Jason. Ayaw ko lang malaman ng kaibigan ko na baka hindi ako gusto ni Jason. Masyado na siyang napabilib sa kwento ko na may chance ang maging kami nga ni Jason. At ayaw ko namang isipin lang niya na nag-iilusyon lamang pala ako. Nabagabag ako sa mensaheng natanggap ko mula kay Jason, Papa Dudut. Kaya kinagabihan ang paghingi ko ng tawad sa kanya. Ayon pa rin kay Jason ay wala namang problema na pumunta ako sa kanya. Ang concern lang daw niya ay sana man lang ay may pasabi ako. Noon naman ay mas lalo kong naunawaan na hindi pala dapat ako mag-alala na baka galit sa akin si Jason. Tama siya. May contact number niya ako at mainam kung sinasabi ko man lang na may pasyente ako para sa kanya. Kaya naman tamang pinagpaalam ko na rin sa kanya na kung pwede ba akong dumalaw sa kanya sa klinik kapag wala akong ginagawa. Pero eto lang ang tanging reply niya sa akin. Basta you text me. With smiley. Kinabukasan, isang text message muli ang natanggap ko na nagpangiti sa akin. Ayon sa text message niya, kung wala kang gagawin mamaya, magready ka ng 6 p.m. Dadaanan kita sa inyo, kain tayo sa labas. Tuwang-tuwa ako noon, Papa Dudut. Halos mapalukso na ako noon sa sobrang tuwa ko na makakasama kong muli si Jason. Baka may gusto nga siya sa akin. Sana, yayain niya ulit ako sa kanila. Lalasingin ko siya. Biro ko pa sa sarili ko. At natatawa ako habang iniisip ko ang bala ko. Pagkatapos ng panonood ko noon ng 8 Bulaga, ay binala ko pang mag-beauty rest. Kailangan makapag-siesta pa ako mamaya. Para pagising ko ay kondisyon ako. Pero hindi nangyari yon. Imbis na makapagpahinga ako ay nahilo lang ako sa paghahanap ng isusuot ko sa dinner naming dalawa. Nakakainis ang pakiramdam na in love na yata ako sa kanya. Bibihira kasi sa akin na mag-effort para lamang magpa-impress sa isang guy. Sa ex ko ngang si Jerry ay hindi ko man lang nagawang mag-ready ng isusuot. Samantalang kay Jason, kailangan maganda ako sa mga paningin niya. Sa pagparada ng kotse ni Jason sa tapat ng bahay namin ay kita ko na manghang-mangha ang mga kapitbahay ko sa nakita nilang lalaking lumabas mula sa magarang sasakyan. Guwapo si Jason sa suot niyang maong at white polo shirt. Ako naman ay nakasuot ng pangmalakasang sexy dress. After dinner ay naging masaya. Lalo ang usapan. Nang nalaman ko din na mahilig pala siya sa singing shows si Jason. Partikular na inaabangan niya na pinapanood ang American Idol mula sa unang season nito hanggang sa pagkapanalo ni Jessica Sanchez sa first place. Ayon pa sa kanya ay nakakatuwa na maraming Pilipino ang nakakapasok sa contest sa abroad. Ako naman, Papa Dudut, ay manghang-mangha sa kanya. Matalino si Jason. At magaling ang kanyang komento sa mga napapanood niya. Bibihira kasi sa isang lalaki ang magka-interes sa mga ganong klase ng palabas sa TV. Pagkatapos ng mahabang usapan naming dalawa ay napangiti na lamang ako nang sabihin sa akin ni Jason na dumaan muna kami sa unit niya. Nakakahiyamang sabihin pero alam ko na ang gustong mangyari ni Jason. At oo, gusto ko ang sagot ko. Hindi man niya ako tanungin. Sa unit niya, nakadalawang bote lang ng alak ako. Pero siya ay nakalima na yata. Lasing na siya at ako na mismo ang nagaya sa kanya hanggang sa kwarto niya. Pagewang-gewang siyang naglakad habang nakakbay sa akin. Kapag may alak, syempre may balak. At sa oras na yon, ako ang may balak. Dahan-dahan kong tinanggal ang suot na polo shirt ni Jason. Unti-unti ko itong ginawa hanggang sa mayakap ko na ng mahigpit ang matipuno niyang katawan. Mabango ang amoy ng katawan niya
kakaibang bango na galing sa kumapit na amoy mula sa kanyang mamahaling cologne. Masarap pa rin sa pakiramdam na kayakap ko na ang taong gusto ko. Dagliyan pa siyang nagising mula sa pagkakayakap ko sa kanya at ginantihan niya ako ng maalab na halik sabay bigkas ng I love you. At ang mga sumunod na pangyayari ay masarap na sa aking pakiramdam. Kinabukasan ay ngiting-ngiti ako noon sa pinagtatrabahuhan ko. Sinundot pa ako sa tatagliran ni Esme para tuksohin. Alam ko na talagang hindi na may pagkakaila na nagiging matibay na ang relasyon naming dalawa ni Jason. Kami na hindi. Hindi pa man formal ang setup naming dalawa ay alam ko naman na doon din yon tutungo. Ngayon pa na narinig ko na siyang magsabi ng I love you. Hanggang sa isang text message ang nabasa ko mula kay Jerry. Ingat ka sa sinasamahan mo. Hindi siyang inaakala mo. Agarang kong in-off ang cellphone ko nang mabasa ko ang text ni Jerry. Ayaw ko kasi na mabad vibes. Sabay sigaw ako ng malakas. Nagtinginan pa ang ibang mga katrabaho sa akin at kita ko na tumawa pa ang iba. Nakakainis isipin na ilang buwan na rin ang lumipas mula na magkahiwalay kami ni Jerry, pero hindi pa rin siya makapag-move on. Para kasi siyang timang na kahit na manira ng ibang tao ay gagawin niya makaganti lamang. Kung tutuusin ay siya naman talaga ang nagpasimuno ng lahat ng ito. Siya ang unang nanloko. After 20 minutes ay naalala kong bigla na off nga pala ang cellphone ko at baka may importante akong text galing kay Jason. Pero sad to say ay wala, kaya naman ako na lang ang nag-text sa kanya. Pwede ba kitang dalawin mamaya? Text ko na may smiley pa. Pero wala akong reply mula sa kanya. Iniisip ko na baka may client siya. Isa pa uling text. Pwede ba kitang dalawin mamaya? Pero wala siyang naging reply. Sa maghapon hanggang sa makauwi na ako sa bahay. Nagwo-worry na ako at kung ano-ano ang mga naiisip ko noon kung bakit walang sagot si Jason. Hanggang sa isang tawag na lamang ang natanggap ko mula sa kanya. Ayon sa kanya ay lobat daw siya. At ngayon lang siya nakapag-charge at pasensya daw sa mga nangyari. Wala na lang ako naging tampo sa kanya noon at sinabi kong naiintindihan ko. Naging malinaw ang setup naming dalawa. Lumalabas kami at nagkikita sa lugar at oras lamang na gusto niya. At hindi ako pwedeng dumalaw sa kanya hanggat hindi siya ang nagsasabing okay, go. Doon ay nabuo ang kakaibang hinala ko kay Jason. Baka nang bababae siya. Baka tama ang text ni Jerry sa akin tungkol kay Jason. Ang bago kong boyfriend ay baka niloloko din ako. Doon ay naisip ko ang mga eksenang nakita ko sa loob ng bar kung paano ako niloko ni Jerry. Na ayaw kong mangyari sa akin kung si Jason ang gagawa nun. Mas minahal ko siya kesa sa iba kong mga naging boyfriend. At hindi ko kakayanin papadudod kung malamang ko lang na kaya pala siya malihim at umiiwas na panghimasukan ko ang personal niyang bakuran ay dahil sa may tinatago siyang ibang babae. Sinubukan ko pang muling i-text si Jason isang beses sa araw mismo na mahalaga para sa akin. Yon ay ang birthday ko. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede akong pumunta sa unit niya dahil sa gusto kong i-celebrate ang birthday ko with him. Be, baka sa sobrang busy mo, nakalimutan mo na birthday ko ngayon. I'll go to your place. May dala akong food for you. Ang text ko sa kanya. Alam ko papadudot na magagalit siya kung pupunta ako sa unit niya na hindi siya pumayag. Kahit walang reply mula sa kanya ay pupunta pa rin ako sa unit niya dahil unang-una ay birthday ko naman. Sa tingin ko ay dapat niyang maunawaan na pwede akong tumuloy sa lugar niya dahil birthday ko at kami na. Kailangan naming itong sabay celebrate na dalawa. Umandar na naman ang pagiging matigasin ng ulo ko. Hindi ako papaawat. Para akong tangang bumili ng sarili kong lobo at cake na pupunta noon sa unit niya. At eto na, nasa tapat na ako ng pintuan ng kwarto niya.
Nakapag-practice na ako noon ng pagkakasmile hanggang sa makarinig ako ng malakas na tawanan sa loob ng condominium niya. Hindi ko alam papadudot pero nagselos kagad ako noon. At kung ano-ano ang mga umaandar sa isipan ko. May nagaganap sa loob na masama at kailangan ko yung patunayan. Pero bago pa man ako makakatok sa pintuan niya, bumukas na ito at isang malaking sorpresa ang gumulat sa araw mismo ng birthday ko. May party din na nagaganap sa loob ng condominium ni Jason. Hindi birthday yan pero isang house party yon. At lahat ng invited ay mga lasing na lalaki. Kitang-kita ko na bawat isa sa kanila ay may kapartner na labis na nagpakulo ng dugo ko. Hindi babae ang kapartner nila kundi kapwa nila mga lalaki. Lasing ang bawat isa sa kanila at nagtatawanan pa. Si Jason naman ay kita ko na nakakbay din sa isang lalaki. Hindi ko alam papadudod kung anong pakiramdam ang naghalong lumapat sa buong pagkatao ko noon. Gusto kong magwala at sumigaw sa harap ni Jason at ng mga bisita niya. Binitawan ko lahat ng dala ko noon habang masamang nakatitig kay Jason. Nang marinig niya ang pagbagsak ng mga dala ko noon, ay doon pa lamang niya ako napansin. Minura ko siya ng walang kasing lutong papadudot. Mga masasakit na salita at panghuhusga ang lumabas sa bibig ko noon. Dahil sa galit ko na rin sa kanya. Halos manlaki ang kanyang mga mata. At napatayo pa si Jason nang makita niya akong nagwawala na. Bago ko pa siya tuluyang iwanan noon ay binato ko sa kanya ang cake na dala ko. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut. Awang-awa ako sa sarili ko na nagpakatanga na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Ang akala ko ay kaya umiiwas si Jason dahil nang bababae siya. Para akong tangang mababaliw sa kakaisip dahil nagkamali pa rin pala ako. Sapagkat hindi siya nang bababae kundi nang lalalaki. Mainit na mainit ang pakiramdam ko noon. Walang kasing sakit ang ginawa niya sa aking panluloko. Agad kong tinext si Esme para samahan ako sa isang bar. Kailangan kong magpakalasing. Kailangan kong makalimot dahil sasabog na ako. Mabuti na lamang at sinamahan ako ni Esme. Friend, anong problema mo? What's wrong? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong sa akin ni Esme. Pero wala akong naging sagot sa kanya sa mga tanong niya. Para akong tangang lasing gera na naman. Sa mga sandaling yon ay doon ko na-realize na mahina ako sa paghawak ng problema at alak lang ang alam kong takbuhan. Nag-off na rin ako noon ng cellphone sapagkat ayaw ko na may ibang makaalam sa nararamdaman ko. Alam ko, Papa Dudut, na alam ni Esme na masama akong malasing. Kaya naman gumawa siya ng paraan na makuha ang cellphone at tawagan si Jason. Agad namang dumating si Jason sa lugar kung saan ay naroon kami ni Esme. Salamat Esme ha, ako nang bahala sa kanya. Narinig kong boses mula sa aking likuran. Hindi ako maaaring magkamali at si Jason yon. Kahit na masakit ang ginawa sa akin ni Jason ay hindi ko namang kayang ipahiya siya sa harap ni Esme at sa maraming tao. Kaya naman naging kalmado lamang ako sa sitwasyon. Nakita ko pang sumenya sa akin si Esme na aalis na siya. At nagpasalamat naman sa kanya si Jason. Ngumiti na lang ako kay Esme. Jelay, I'm sorry. Matagal ko nang gustong magbago. Silahis ako. Pero don't worry. Wala akong boyfriend. Mga barkada ko lang sila. Alam ko na hindi mo ako mapapatawa dahil sa nagawa kong pagsisinungalin. Pero kung kaya ng puso mo, nagbabaka sakali pa rin ako. Mahal kita, Jelay. At nagsusumikap ako maging tama sa pamamagitan ng tulong na ibibigay mo sa akin at pangunawa na manggagaling sa iyo. Mahabang paliwanag sa akin ni Jason. Wala akong naging sagot sa kanya kundi titig lamang. Masakit na malaman na si Lahis pala ang boyfriend mo.
para akong isang malaking tanga na hindi man lang nakahalata. Doon ko naalala ang mga kaganapan sa pagitan naming dalawa, kung bakit siya madaldal, kung bakit niya paborito si Jessica Sanchez at ang American Idol, at kung bakit pambabae ang itsura ng klinik niya. Idagdag mo pa na marunong siya sa kusina. At higit sa lahat ay bakit ayaw niya na hindi ako magpapaalam na pupunta muna sa klinik o sa kondo. Wala pa rin ako naging salita noon sa mga paliwanag sa akin ni Jason. Ang natatandaan ko lang ay naging mahaba ang pagpapaliwanag niya at wala akong naiintindihan kundi ang mga una at mahalagang bahagi lamang ng paliwanag niya. Hindi naman kasi saradong utak ko para awayin pa siya. Hindi ako papatalo sa nararamdaman niya. Sa pagtayo ko, lumakad ako, tumaligod kay Jason. Humakbang ako ng makadalawa at lumingon muli sa kanya. Wala nang tao sa inyo, mabilis na sabi ko sa kanya. Wala na, nagtatakang sagot niya. Gusto ko na magpahinga, dalhin mo ako sa inyo. Sa loob ng unit ni Jason, bakas pa ang mga kalat mula sa kakatapos na party. Pero hindi na ako nag-comment pa. Bagkos ay dumiretso ako sa loob ng kwarto niya. Doon ay pumasok na ako sa shower niya. Hindi ko maipagkakailan na ibang klase ang ginawa ko noon mula sa shower room. Lumabas ako nakatapis ng tuwalya at nagdamit mula sa t-shirt ni Jason. Sinabi ko sa kanya na matutulog na ako. Mula sa aking pagkakahiga ay naramdaman ko naman ang paghiga din niya malapit sa akin. Mula sa pagkakatalikod ko sa kanya ay humarap ako sa kanya na may luha ang mga mata ko. Niyakap ko siya ng walang salita at hinalikan ko ang labi niya. Walang kasing sarap ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Bawat gawin ko sa kanya ay ginaganti rin niya sa akin. Naging maalab ang gabing yon sa pagitan naming dalawa ni Jason. Habang napapaluha akong nagsasabi sa kanya ng I love you, Jason. Tumahan lang ako nang marinig ko din sa kanya na mahal kita. At may nangyaring muli sa aming dalawa. Alas 7 na ng umaga at sinusulat ko pa rin ang kwentong ito. Mabilis ding tumakbo ang utak ko kahit na magana ang mga mata ko. Ang sabi ko noon ay hindi ko kayang sumulat sa inyo, Papa Dudut. Kailangan kitang makilala para ikwento ko na lamang sa iyo ang tungkol sa buhay ko. Para ikaw na lang ang magsulat. Pero magagawa ko pala. Tanaw ko si Jason habang mahimbing siyang natutulog. Hindi yata siya nakabadikla kung Linggo ng umaga. Kung kanina ilaw mula sa lampshade ang gamit ko, ngayon ay maliwanag na sa kwarto niya mula sa isang sinag ng araw na tumatago sa bintana ng kondominium niya. Mahal na mahal ko po si Jason kahit na silahi siya at ipaglalaban ko siya. Gagawin ko ang lahat para maagaw ko siya sa nararamdaman niyang pagkalito. Ang mahalaga sa akin ay wala siyang ibang lalaki o babae. Marahil ang iba sa inyo ay iisipin na nauubusan na ba ako ng lalaki. Hindi niyo ako maintindihan hangga't hindi kayo ako. Mahal ko siya at 'yon ang mahalaga anuman ang sabihin nila. Nagpapasalamat at nagbubuhos ng tiwala sa iyong programa. Jelay. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi.
Papa Dudut Stories.